Hi guys, share ko lang. Sa wakas, nabili ko na itong matagal ko nang gustong bilhin na rice container. Panoorin nyo na lang yung unboxing video. Ay na nga, kukuha na nga tayo ng bigas, pero syempre, hindi yung bigas na yung gagamitin natin. Tada! Kundi itong basmati rice, medyo may kamahalan nga, kaya hindi pwedeng araw-arawin. Yan, yun na paminsan-minsan lang naman, para naman matry natin magluto nito. Nakilang beses na rin kasi kami umorder ng kapatid ko at ng aking asawa ng biryani sa Food Panda, kaya naman why not lutuin natin sa bahay. May cooking instructions naman siya sa likuran at resealable din siya. Ayan nga yung mga hibla niya, kung mapapansin nyo, mas mahaba talaga siya kumpara sa nakasanayan nating bigas. Pero nagtataka nga ako, ba't para ka akong ang iksi, yung mga nakikita ko talaga na legit na basmati rice, ayun talaga namang mahahaba. But wait, it's not yet cooked. Gaya ng pagsasaing natin ng ating mga bigas, syempre kailangan muna natin itong hugasan. 2 to 4 times, depende sa trip nyo kung may nakikita pa kayong mga dapat maalis dyan. Itong basmati rice, kailangan daw isoak for 30 to 45 minutes to help the rice expand to its full length. Habang binababad natin yan, ihanda na natin yung iba pang mga sangkap. May mga dahon na nilalagay sila dito, itong ang mint leaves at coriander. Wala nga akong mahanap na coriander leaves, kaya naman mint leaves na lang muna, sorry naman. Kakailanganin din natin dito ng maraming sibuyas, the more the merrier. Nagpakulo na nga ako ng tubig sa kasirola para mag-saing. May mga nilalagay nga silang herbs kasabay ng pagluluto nitong basmati rice. At yung available na nakita ko sa supermarket ay cardamom, cinnamon sticks, star anise, at cloves. Once na kumukulo na yung tubig, ilagay na natin yung mga herbs na yan at maglalagay din tayo ng asin. Haluin pagkatapos ilagay na natin binabad nating bigas. Siyempre, alisin natin yung tubig na pinagbabaran. Mabilis lang natin itong lulutuin, mga 5 to 10 minutes or depende sa kung gaano karaming isasaing mo. Remember na hindi natin siya lulutuin maigi, mga 90% cook lang. Kasi mamaya, iluluto natin ulit siya kasabay ng chicken. Bago nga ako magluto ng chicken, gagawin ko muna itong aking favorite na sauce. Maglalagay lang ako ng mayonnaise. Mas maganda sana kung puro Greek yogurt para mas healthy, pero konti na lang yung Greek yogurt ko. Kaya haluan natin ng mayonnaise. Salt and pepper to taste, garlic, honey, cumin, at konting tubig. Pagkatapos, haluhaluin lang at ready na ang iyong napakasarap na garlic sauce. Actually, optional to guys, pero highly recommended dahil napakasarap niyang eterno. I divided the onion into two parts. Yung first part, yung mas marami, ipiprito natin. Fry it for 8 minutes or until light brown. Then set aside. Gagamitin natin yan mamaya pang toppings pag inassemble na natin yung basmati rice at yung chicken. Mamaya, mas magda-darken pa yung kanyang color. At lulutuin na nga natin yung chicken. Ito yung mga natira kong onion kanina. Igigisa na natin siya. Continue cooking until it is translucent. Then, ilagay na natin yung ating ginger and garlic paste. Pinaghalo ko na sila sa isang lalagyan, guys. Gagarin nyo lang para magkaroon kayo ng ganyang output. Ay! At ito na nga ang ating mga chicken na tinanggalan natin ng skin. Fry for 2 to 3 minutes in high heat or until light brown. Next, ito na, pagkadami-dami, mga gagamitin nating herbs and spices. We have two options, unahin muna natin yung mas madali. Nakita ko nitong biryani masala sa supermarket. Kung ayaw nyo mahirapan, ito na lang yung gamitin nyo. Pero dahil medyo may pagka-spicy talaga itong chicken biryani, kaya baka medyo maanghangan kayo. Kaya naman, pwede kayong gumawa ng sarili nyong biryani masala powder. Ayan po sa screen, naka-flash yung mga herbs and spices na nakita kong available sa atin dito sa Pilipinas. Konting biryani masala nga yung nilagay ko para mas ma-adjust ko pa yung flavors. Kaya naman, naglagay ako ng turmeric powder, ng cardamom, ng cumin, ng coriander powder, star anise, at cinnamon sticks. Kung gagawa kayo ng sarili nyo, yung mga naka-flash sa screen kanina, i-toast nyo lang, and then i-blend nyo lang hanggang sa maging powder. Maglalagay rin pala ako dito ng tomatoes. Meron ako ditong can, pwede kayong gumamit ng fresh tomatoes. Next, ilalagay ko na rin yung mga 1 cup yogurt. Let's also add the chili, mint leaves, and coriander leaves kung meron kayo. Cook for 15 to 20 minutes in low heat or until the chicken is tender. Love and care. Tender love and care. Ano daw? At kapag luto niya, lucho niya, hindi luto ko, charot lang. Huwag niyong papapakin, baka naman wala na tayong i-assemble. Ito pala yung rice natin, kanina pa naluto yan. Kung mapapansin nyo, tignan nyo naman, napakahaba compared dun sa hindi pa siya luto kanina. Again guys, make sure na 90% cook lang siya kasi lulutuin pa natin siya. Grabe ang hahaba yung dito sa atin ang iiksi. Pero may kamahalan, mami, nako iiyak ang iyong wallet. Yung bili namin dito, mga 520 pesos, 2 kilos. Let's just arrange it in the pan. So, lalagyan muna natin kanina yung chicken, then basmati rice, mint leaves, coriander leaves, then yung fried onions. Tapos ulit-ulitin lang natin hanggang sa maubos ang iyong pasensya, char, kasi gutom na yun. Cover it and cook it in low heat for 8 to 10 minutes. Again, ito na nga. This sauce is optional but highly recommended. Hinalo-halo lang natin para well-distributed yung sauce. Naku guys, tignan nyo naman, napakasarap talaga at napakabango, humahalimuyak. Don't judge me, gusto ko lang talaga lagyan ng sauce kasi gutom na ako at gusto ko na siyang kainin. Disclaimer lang guys,
guys, hindi ito authentic chicken biryani inspired, syempre, pwede naman nating i-try sa bahay, di ba? I-try nyo guys, napakasarap niya. And comment down below kung masang ang inyong experience dito sa ating chicken biryani inspired. Once again, ako nga pa lang ngayon kasi nerang ininera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog.